Alright, magandang umaga mga kasudan. Welcome back sa channel ko. Saint Pogs po ulit. Nakuha na pala natin mga kasudan, magandang balita ano. Nakuha na pala natin yung road to 100 subscriber natin. Actually ngayong araw na to, ngayong oras na to, nasa 106 yung ating subscriber na. Maraming salamat mga kasudan, palakpakan naman dyan. Okay? Ngayon, para sa medyo konting celebration natin sa 100 subscriber natin na na-achieve, gagawa tayo ng medyo madali lang din actually, pero medyo komplikado. Pero napakasarap nito, mga kasudan, no? Ito ang crispy liempo kare-kare. Okay? Ito, standby kayo mga kasudan. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin, ha? Maraming salamat nga pala ulit doon sa mga subscriber natin na sumuporta, no? Tapos sana hindi sila magsawa. Tsaka manood pa sila lagi ng mga videos ko, ano? Okay, maraming salamat ulit mga kasudan. Ito na. Umpisa na natin. Ito yung mga ingredients natin for crispy liempo kare-kare. First of all, syempre hindi mawawala yung liempo. Ilinis na po natin 'yan, no? Nugasan, i-slice na natin mamaya. Pakukuluan, na titimplahan, at saka ipiprito ng malutong na malutong, no? At syempre, yan yung pinaka main dish natin. Plus yung sauce nila, yung sauce ng kare-kare, no? Ilalagay natin mamaya. Ito yung kasama nito, no? Hindi mawawala syempre yung pampalasa natin, yung baguong dito, yung baguong alamang, okay? At syempre, titimpla din natin ito mamaya. Pagkatapos noon, yun nga, pagsasama-samahin na natin. Ito yung ingredient, ito yung mga gulay natin na gagamitin, no? Pechay, hindi mawawala to. Talong, at saka yung sitaw, no? Plus, itong buso ng saging, no? Kasama yun, para mas marami, no? Napakasarap nito mamaya pag nilagyan mo ng sauce nitong kare-kare, no? Plus, itong bagoong na pampalasa. Naggamit din tayo sa pagigisa ng bawang, saka sibuyas. Mamaya sa paglalaga natin ng baboy, ito yung dahon ng laurel, no? At sa ating sauce, kasama itong peanut butter, no? Baka naman. Okay? Gagawa din tayo ng patchouli oil mamaya para sa pampakulay sa sauce natin. Nakatapos, hindi rin mawawala ang patis mamaya, pampalasa doon sa sauce. Plus asin, nilalagay natin sa panlalaga. Whole peppercorn, suka, bawang na buo, and luya para doon sa paglalaga, no? Mga kasudan, I think kumpleto na sila. Ang gagawin na lang natin is lulutuin na lang natin itong special na lulutuin natin ngayong araw na to, dahil sa special na araw din natin mga subscribers. Okay? Umpisa na po natin mga kasudan, ha? Alright mga kasudan, welcome back. Ito na po, papakulo na po tayo ng tubig, no? Actually, hindi muna na ba ako kuluin to, no? Nilalagay na po muna natin yung kikrispin natin na pork. Okay, ito na po. Make sure na lulog siya sa tubig para mapalambot niyo po siya ng maigi, no? Mga kasudan. Tapos, lalagay na po natin yung mga pagpatanggalan siya daw, pampabango din at the same time. Ito yung bawang. Hindi ko tinanggal yung balat. Traditional na ano sa amin kasi pag may balat yung bawang, pag mga ganyan, mas masarap, mas mabango. Yun yung sabi nila, no? Tapos yung luya, pampatanggalan sa yan. Dahon ng laurel. Pampabango ulit. Whole peppercorn. At saka yung asin, no? Huwag natin masyadong ano sa asin, baka umalat. Tatayin na natin yung luminamnam siya mga kasudan. Okay? Ano po, at tatapan na po natin mga
Ipapakuluan natin siguro ito mga more or less 25 minutes, no? 20 to 25 minutes pwede na po yan, mga kasudan. Okay? Welcome back, mga kasudan! Ito na po, magigisa na po tayo ng ating bagoong. Ito yung magpapasarap sa kari-kari natin mamaya. Mainit na po yung pan natin, lagyan na natin ng mantika. Ang tama ng panggisa, mga kasudan. Huwag masyadong marami kasi pangit pag maraming mantika. Okay? Nagawin na natin to. Ano sa mga healthy lifestyle natin, sobrang mantika, pangit, no? Yan, tignan natin yung ano to, minute. Kulang pa yung mantika natin, nagdaga natin ng konti. Sabi daw nung OG, ano ko, supporters ko. Ayan. Okay, tamang-tama na yan, mga kasudan. Mainit na siguro yan. Magigisa na po tayo, syempre, ng hinaan muna natin yung apoy para. Minced garlic. There you go, mga kasudan. Mas marami, mas masarap. There you go. Ito na natin. Sibuyas. There you go. Yan. Yung tira mamaya, mga kasudan, alam nyo na yun. Lalagay natin dun sa sauce natin ng kare-kare sauce natin. Ba't dito pa lang sa bagoong natin, mga kasudan? Masarap na para kompleto Ricardo's na kagad. Kahit na sa bagong pa lang, ulam na. Ha? Okay, mga kasudan. Tayo natin mag-brown muna to. Alright, mga kasudan. Ready na yung binisa nating sibuyas tsaka bawang. Ilalagay na po natin yung bagong. Ito yung bagong nga lamang, mga kasudan. Ha? Tingnan mo to. There you go. Yan, binisa natin. Ha? Hanggang sa maluto. Ang bango na. Bago pa lang pero ang bango na. Mga kasudan. Lutuin muna natin ito, mga kasudan. Ano sa mga basi yung pinaka-aroma niya talaga. Ano, mga kasudan. Ha? Kaya natin muna maluto ito. Right, mga kasudan. Nakikita niyo po. Ito na yung binisa natin na. Bagoong. Titimpla na po natin yan ngayon, mga kasudan. No? Lagyan po natin siya ng suka. Yan. Siguro mga yan, mga 2 to 3 tablespoon and black pepper natin. Palasa. There you go. Asukal. No? Kayo na bahala kung gaano gusto nyo katamis. Gaano gusto nyo ka asim, no? Depende na po sa inyo yan. Antayin muna natin mag-simmer yung suka. Saka natin nahaluin, mga kasudaan. No? Depende po sa inyo. Optional naman po ito kung lalagyan nyo ng spices. Pwede nyo lagyan ng sili. Kung ano mga pampaanghang, no? Mga kasudan, natin din muna natin mag-simmer ito. Right, mga kasudan, ito na po yung consistency at saka yung texture na gusto natin mangyari sa bagong. Yung lasa, okay na, manamis-tamis na may konting asim at saka may alat, no? Siyempre, yung bagong maalat, diba?
Hanguin na po natin ito at gagawa na po tayo ng sauce natin, no? Mga kasudan, okay lang ba? Okay, hanguin na po natin ito, mga kasudan. Alright, mga kasudan, mag-blanch na po tayo ng mga gulay natin, no? Lalagyan po natin ng konting cornstarch yung tubig para hindi malamog yung gulay natin mamaya, no? Kasi matatagal lang ito, magagawa pa tayo ng sauce, magbibrito pa tayo, ano, mga kasudan. Haluin lang muna natin ito. Para laging fresh yung gulay. Haluin natin, thoroughly. Namuo yung concert natin, dapat tinalo natin kagad kanina, no? Yan, atayin na po natin na matunaw yung mga cornstarch natin, no? Makuluan natin masyado. Yan. Okay na yan. Para maging fresh yung gulay natin mamaya, lalo. Kunahin po natin yung talong, mga kasudahan. Medyo matagal maluto ito, no? Ay, hindi pala, mayroon muna, mga kasudahan. Kumunahin po pala natin ang pechay. Yan, nalagyan na po natin ito. Siguro mga 10 seconds, 10 to 15 seconds. Pwede na yan. Matagal yung 5 minutes, malalanta ito. Kita niyo parang luto na siya. Pwede niyo niyang iangat yan, mga kasudahan. Ayan po, mga kasudahan. Lapit na po itong gulay natin. Pero masyadong malata kasi pangit pag nigyan natin, hanguin na po natin ito, mamayang konti. Ayan po, panguin na po natin, mga kasudahan. Susunod na po natin yung sitaw, mga kasudahan. There you go. Ay, parehas na sila ng oras. Ganyan po. Sobrang kulo na yung tubig. Hintayin na lang po natin ulit. Ayan po, mga kasudahan. Pwede na po natin hanguin yung ating sitaw. Papatayin ko muna ang tubig kasi habang naghahango tayo, masyadong overcook siya. Pangit po yun pag na-overcook. Ayan po, mga kasudahan, susunod na po natin yung talong. Ito yung medyo matagal na duwin.
Depende, kung nakita natin mamaya na luto na, huwain na po natin ito, mga kasudan. Okay. Alright, mga kasudan. Huwain na rin po natin yung talong natin. Pwede na po ito, pwede na po ito. Ayan. Kaya na natin yung apoy. Magpapakuli tayo ulit mamaya. Ang ating... Tignan natin kung exacto yung pagkaluto. Ito lang, mga kasudan. Ayan. Ngayon po natin. Dahil para doon naman, papakulo na naman tayong panibago para doon sa ating puso ng saging, no? Lalaga natin yun. Talagang lulutuin natin yun. Tulad ito, no? Okay, ito na yung mga gulay natin, mga kasudan, no? Tatabihin muna natin ito. Dahil magpipito pa po tayo ng ating baboy, no? Pwede hindi pa malambot. Ayun, hanguin pa lang natin, papatuyuin, no? Right, mga kasudan. This time, puso naman ng saging ang ating nilalaga, no? Ilalaga po natin ito hanggang sa maluto. Kasi pwedeng i-blanch ito, mga kasudan. Matagal maluto talaga rin. Matagal, no? Okay? Tayo natin ito, maluto yan. Tayo natin na... Right, mga kasudan. Hanguin na po natin yung nilaga nating baboy. Ito yun. Tapos dito, yun, malambot na siya. Papatuyuin muna natin. Papatuyuin. Tsaka natin ipiprito ito mamaya, mga kasudan. No? Siset aside muna natin ito. Papalamigin muna natin. Pagkatapos, papatuyuin tsaka ipiprito, okay? Right, mga kasudan. Ipiprito na po tayo ang ating baboy. Make sure na napatuyo na siya ng konti yung baboy. No? Para hindi matilamsik pag nagprito kayo. Pero tatalamsik pa rin ito dahil sablit na natin pinatuyo. No? Lalagyan muna natin. Ayan, i-fry na ito. Pwede lang po natin yung kalangga. Kalangga pala ba ito? Tatakpan. Tatakpan yung kulong. Nakita nito mga kapidana. Antayin po natin yung ubos yung tubig nito bago natin tagalan ng bakit para hindi masyado matulakto. Okay? Right, mga kasudan. Gagawa na po tayo ng hot sweetie oil. Mainit na po itong ating ano, mantika. Ang gagawin na lang natin is parang ipiprito natin yung hot sweetie dito. Para makuha natin yung kulay. Huwag masyadong malakas masyadong mainit. Baka masunog yung mga hot sweetie natin. Okay? Dandahan lang po. Itong gagamitin natin mga kasudan para dun sa pampakulay natin ng sauce natin mga kasudan. Tingnan nyo po, oh, pag medyo okay na ito, tatanggalin na po natin yung mga atrete seeds. Okay, tingnan po natin ito. Yan mga kasudan. Pagkatapos nating tanggalin yung mga atsuwete seeds. Gigisa na po tayo. Okay, may pag-gigisa. Ano na, diba? Ano po muna? Bawang. Tapos, sibuyas. Ayan. Basta pang silusog lang natin itong mga ito. Ayan. Ang masarap. Tapos, nakita na natin ito na medyo translucent na lahat. Tignan mo yung kulay niya naman yun, mga kasudan. Masarap nito, no? Mas masarap pa rin, mas maraming bawang, no? Gagawin natin yung broth. Matatandaan nyo kanina, ilaga po tayo na baboy. Yun yung ilalagay natin yung broth. Na?
Ano natin kailangan ng iba pang ano, no? Iba pang ingredients. Okay? So, natin na luto lang sila. Thoroughly. Yan. Tapos, yan, okay na. Medyo okay na siya, mga kasulan. Pwede na po ito. Kahit ang bagay sukog. Lalagay na po natin yung broth. Lumayan natin ng konti para marami din yung sauce natin. Ayan. Plado na po ito, mga kasudaan. Antayin na natin kumulo. Ilalagay natin ng ibang ingredients after nito. Na? Okay? Right, mga kasudaan. Humukulo na po yung sabaw natin. Lalagyan na po natin ito. The peanut butters. Okay? Mahirap pala tanggalin ito. No? Sabi niya, ilalagay doon natin lahat para mas masarap. No! Ayaw bumaba! Yun, bumaba din sa wakas. Inalagay niya na rin. Tama na siguro to, parang may papalaman pa kami ng konti mamaya. Sa tinapay, no? Haluin lang po natin ito, mga kasudaan. Para malaman natin yung consistency nito. Medyo mahina lang yung apoy. Ayan. Ayan sa bawah. Wala pa. Hindi ko masyadong natunaw yung peanut butter. Antayin na po natin matunaw to. Tingnan natin mamaya kung kailangan pa natin maglagay ng flour para sa ating consistency ng sauce natin, ha? Okay, mga kasudaan. Right, mga kasudaan. Ito na po yung consistency na gusto natin. Niluto na po natin yung peanut butter, no? Ito na yung sauce natin. Kaya, no? Ito na yung nahabol natin na consistency. Okay. Anguin na po natin ito. Pero ready na po natin yung ibang mga sangkap. Ikasama-sama na natin. Tsaka ihahain. Tsaka mumukbangin, mga kasudaan. Diba? Okay? Patagay ko na po ito. Anguin na po natin ito. Na? Okay, mga kasudaan? Alright, mga kasudaan. Here we go. Ito na yung finished product natin, mga kasudaan. Ha? Crispy liempo kare-kare, no? Ito na po siya. Nakikita niyo po, kumpleto na po. May sauce plus yung yan. Bagoong, di ba? Para sa 100 subscribers natin sa mga kasudaan na sumusuporta, no? Para po sa inyo 'to, no? Na kung gusto niyo po malaman kung paano ginawa, pwede pakipanood na lang ulit ng video ko. And subscribe na rin po at the same time para madagdagan pa yung mga subscribers ko. Plus, hit yung notification bell para sa updates pag may mga ina-upload po ako, mga kasudaan. And, yun nga. Napakasarap ito, lalo na sa tanghalian, mga kasudaan. Okay? Ito na po. Ang crispy liempo kare-kare. Partner po niyan, mga kasudaan. Okay? Sa ulit, mga kasudaan, please subscribe and hit notification bell para sa update sa mga videos ko. At the same time, unod kayo palagi, no? Para dumami na tayo, mga subscriber ko, no? 1 to 500 doon na naman tayo next time, okay? Maraming masalamat, mga kasudaan!